So ito mga boss, meron tayong refrigerator na Fisher, no? So ito, sira po yung compressor nito. So yung main PCB niya at saka ito yung drive PCB niya. Ayan, 220 to 240 volts. So ano po siya, no? Compressor drive. So ito yung inverter type na compressor, sira po yan. So palitan po ng ordinary type. So hindi na natin kailangan yung ano, yung compressor drive na PCB. So itong main PCB lang kung kailangan natin. So i-revise ko po ito para magamit siya sa pagpapaandar ng compressor. So ito yung papuntang compressor, yung kanyang wire na to. Ayan, yan ang gagamitin, no? So nakakabit dati sa compressor drive, no? So main supply. So ayan, itong mga terminals niya galing sa sensors, tsaka yung main supply, no? So yun, sunod na eksena ay explain ko sa inyo mamaya kung anong function. At saka ito naman yung kanyang relay driver, no? Relay driver IC. So yun, idadrive niya yung relay na pang power supply, sa power supply sa compressor. Itong relay na to, yun ang gagamitin ko para makontrol natin yung compressor. So yun, i-revise natin yan kasi yung relay na yan ay pang ano lang siya, no? Pang power on lang siya sa compressor drive. Pero yung compressor drive, i-disregard na natin yun. Direct na lang tayo sa compressor, no? Yung supply ng compressor drive, yung wire na yung gagamitin. So yan yung power relay niya. So i-convert natin yan sa compressor relay drive. Hello mga boss, ito na po. Ito ng board ng ating refrigerator. So yun, explain ko muna kung paano itong function niya, na paano ko gagawin siya, no? So yung itong plano ko. So ito yung sa nakakabit dito, yung galing sa supply din papunta sa compressor drive. Compressor drive yung hindi natin kakabit, yung dati yung inverter type na PCB, yung driver ng inverter yun. Dito yung nakakabit, no? So galing sa relay siya, pero power on lang siya ang relay na to. So ang relay na to, gagawin natin, dito natin kukontrolin yung compressor na ordinary. So yun, bumili na yung kasama ko ng compressor na ordinary. Dito siya magkocontrol ngayon sa relay na to. So siguro naman kaya ng relay na to kasi mas high ampere naman to, no? So yun. So ito yung supply ng main power. Tapos dumaan po yan sa mga sirkuito dyan sa loob. So yun, punta yan dyan sa may circuit, no? Tapos galing sa main power, bago pumunta ng output dito papuntang compressor, yung wire na nakakabit dito ay papunta na rin sa compressor. Yun ang gagawin natin. Pero itadaan, padaan mo natin sa relay na to, no? So yun, ito naman ang kakonek sa heater. So ito, so yung plan ko kasi yung relay driver, ito yung relay driver circuit na IC. So ito yung nakakonek lahat sa IC na malaki at saka IC na maliit para sa heater, no? So yun, so i-modify ko ng circuit ng relay na to. Yung relay na yan, relay na malaki na to, i-modify natin na yung driver, yung IC ng IC driver, ang relay driver na IC na to, yung nakakapunta dito sa pin connection nito ng relay, i-modify natin, i-cut natin yung kanyang signal input dito. So ang signal input dito ay power on lang yan, no? Power on lang yan dun sa inverter drive na PCB. So i-modify ko na tatanggalin ko yung signal dito. So kukunan ko ng signal, kukuha ng signal dito sa yung signal kasi dito na 5 volts, papunta dun sa main drive, no? Sa drive ng compressor drive na PCB. So disregard natin yung compressor drive na PCB. So kukunin na natin ang signal dito mula sa transistor. Yung base na transistor ay galing sa IC. So tanggalin natin yung jumper na yan. Yun ngayon ikakubit dito sa input ng relay driver na IC para matrigger to at makontrol yung compressor gamit ang relay na to. So yun, gagawin ko para pakita ko sa inyo para hindi natin malimutan, no? So ito. At mamaya titesting ko kung gumagana yung 220 volts na output galing sa relay para
para mag-function yung compressor. Dapat makokontrol niya. Okay? So, yun. What's up? Standby mga boss. Okay? So, hello mga boss. Ito po, kinonvert ko na po. So, ito lang yung ginawa ko, no? So, bali itong resistor. Resistor na yan, nakahang na yan. So, yung wire na jumper na yan, papunta dun sa isang jumper din. Ang jumper din yan. Ang jumper na yan. Yan, number G18. So, yan. Tsaka dun sa isang paa ng resistor, tinanggal ko na rin. Nakapasok na yung wire natin, ang jumper. So, bali ang signal na yan, instead na, ito kasi yung mga ka-tipin. Yung signal na to is low voltage to. Pumapunta yan dito sa compressor drive na PCB. Pero ito ay nasa 6 volts lang. Minsan, pag naka-on na siya, nagiging 2 volts. Ito naman, yung dito yung nakakabit sa compressor drive. Pero ito, 20 volts po ito. So, hindi pwedeng diretsa sa compressor na to 20. Hindi siya pwede kasi naka-steady on na siya. Kino-control siya dito ng relay, pero naka-on direction. So, ang drive ng relay na to, driver na IC doon, kino-control natin gamit yung signal na to, no? Binypass natin yung signal nito. Punta doon sa controller para makapunction na as control sa 220 volts output. No? So, subukan natin. Kita ko yung doon tayo. So, ito na mga buso. Bali, ito yung supply. Ito yung pupuntang compressor. So, ito na yan. Ito na yung pupuntang compressor. So, ito yung wire niya. Nakabang na. Ilagyan natin ng tester. So, cutin natin yung voltage kung makukontrol na natin yung compressor. Malalaman natin yan sa tester kung nag-on enough check, no? So, pero bago natin yan, yan. Check muna natin. So, yan. Sasalpa ko muna ito. So yan, pag on ko sa relay. So yun, mayroon yung PC na nangyari. Hindi maganda. So yun, natin alay mo. Hindi pa maganda to. Okay. So kung na kung bakit karoon ng problema sa relay. Iisin yung relay natin, eh. Yung ganda signal nyo na. Okay. Ito mga boss, yung jumper galing sa signal ng relay driver para ma-activate yung relay. Hindi po diretso sa IC, no? So dumaan muna sa transistor. Pagdaan sa transistor, 5 volts po yung dapat. 5 volts yung iti-trigger niya para gumana yung relay. Pero ito ay si relay driver, no? So, yung input signal diyan dapat minimum 5 volts. So, nilagyan natin yung capacitor dahil nag-humming po yung relay. So, yun. Okay na siya, no? May delay na yung voltage. So, pag signal pa ko ito, yan. Stop natin. Naka-ready na po yung, no? Yung ating tester dun sa papuntang compressor to. So, ito. Tsaka yung compressor na bago yan. So, testing natin. Pag salpak ko po, hindi kaagad-agad maandar yung relay. May delay po siya. Yan. Ayan na. Gumana na siya. Lumagatik yung relay, no? So, yan. So, iti-testing na namin yan sa bagong compressor. Kailangan mag-cut off siya pag sense ng malamig ng temperature sa loob, dapat mag-cut off yung compressor na mamatay. Yes, ayos na pa. Okay na, testing na. Yes, update mga boss. Ito na po yung ano, yung bagong compressor na kinabit, no? Ayan, gumagana na po siya. Ayan, nakabitan na po siya. Ito, nakakarga na po ng freon. So ito po siya. Yung temperature sa inyo sa loob ng freezer is nasa 16 degrees na po yung temperature, no? Pintayin lang po namin na mag-reach na yung 20
26 yan, para mag-cut-off, no? Pag mag-cut-off yung compressor mamaya, eh mamamatay yan. So hinihintay na lang po siya. Okay. Alright, so ito na mga boss. Kailang on and off na yung compressor, no? Nagka-cut-off siya. Tsaka nasa 17, negative 17. Kanina naging 18 yan. So nag-cut-off siya. So nag-off na ngayon yung compressor. So under ulit yan pagkadating ng negative 16, ano? Yan. Yan mga boss, success yung ating ginawang pag-convert ng ng PCB ng compressor. Okay. Eh, ito nga pala yung display niya. Display ng refrigerator. Yan. Nakaset po siya sa ayan. Ambient temperature is 29. Yung fridge niya is yung refrigerator niya ay 5 degrees. At saka yung freezer niya nasa negative 16. Yan. Yan po yung display ng sa harapan. Okay.